Kung ano yung mga realizations so in hindsight about EDSA nung panahon ninyo at ngayon, may mga nagbago ba? Na parang, naku, dapat yata ginawa ko ito, dapat pala hindi ko ginawa ito dati. may nagbago sa EDSA, nawala yung aking mga ginawa. Nawala yung mga pink. Wala yung ihian na pink. Ayan. Yung mga bakod. Naalis yung mga bakod. Kasi yung mga bakod talagang physical restraint na eh. Kailangan mo eh. Hindi atin maano mga tao na ano, kinakailangan talaga at this point sa ating pag-uugali ng Pilipino eh, physical restraint. Ayan, isa. Tapos yung ginawa na iniwan ko dyan yung organized bus route. Yan dapat tayo sa tingin ko still would be the most effective. Mga footbridges, lahat ng yan. Diyan na yan eh. Mga niligyan ko ng cameras yan. Mga camera para makita mo ang mga ginagawa ng mga motorista. Lalo mga bus, mga ganyan. Yung Metro bus po ito kung? Oo. Niligyan ko na ng ano yun, yung ID, ano yung RFID, lahat ng buses na libre, niligyan ko na lahat yung mga yun eh. Kaya sa bandang huli, with these gadgets, yung isang driver ng bus, pwedeng mahuli 20 beses sa isang araw. Pag sinabing provincial bus, dapat nasa third lane ka, lumabas ka lang ng third lane nyo, huli ka na. Talabas. Kayo po ba i-pro or against yung banning na provincial buses? As a design ngayon, palagay ko, hayaan na muna. Kasi may mga other ways that we can do. Kasi ganun din, hakutin mo rin yung pasahero. No? Pagka nayari itong mga ating mga ginagawa ngayon ng mga connector road, yan baka po pwede. Kasi ang layo masyado naman ng Santa Rosa. Yung layo na koron. Yung Pitex, mga ganon. Kasi ibibit-bit mo pa yung tao from Pitex all the way to Kusan. So yung costs sa average commuter, tumataas lahat. Yung travel time niya, dagdag ng 2 oras yan. So para yung mga kabitenyo, for example, hirap na sila. Tapos kaya nung binigay yung Pitex, in principle looks like a good idea, but in practice horrible idea siya. In practice, dapat dapat ikabit mo sa another mode. Kung makabit man lang sana sa train. Train na po. Eh kung bababa din doon, basakay mo rin ng bus. Ba't mo pa Ang mga tao ang threshold one ride. Pagka ginawa mong turin, magre-resign yung empleyado mo. Resign talaga. Magre-resign nyo dahil another expense yun eh. Tsaka isa, sa nakita ko, ang obserbasyon ko, ang mga ganyan, mas mabuti i-drop mo in the center of town. In the center of the Metro Manila. Ang problema, katulad din yung bawa sa, ewan ko lang, kung talagang dinisign nilang ganon o nangyari na lang na ganon, na yung bus from the airport, halimbawa, sa probinsya nila, dadaling ka, ang baba mo sa sentro ng population. Pero daan niya sa mga skyway. Taas. Hindi ka dun at ground. So, ibig sabihin, unimpeded yung flow mo ron, tapos baksa ka sa gitna. Doon ngayon ang sabog nun. Sa tingin ko, yung ginawa ko nun na yung para sa provincial buses, no, we still hold to this time. Kailangan lang talaga disiplina. Disiplina.